I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Yo guys, so i-share ko lang sa inyo itong isang kakilala ko na nakulong ng dahil sa maliit na kaso. Napakaliit na kaso guys, pero nakulong siya ng ilang araw. Bakit? Kasi ganito ang reklamo sa kanila, sa kanya, no? Mayroong complaint. So, hindi niya alam na kinumplain siya. Pero nagkaroon sila ng, I think, yung argumento before ang dahil sa issue. At ngayon, nireklamo pala siya doon sa korte na criminal case. Pero maliit lang naman. So ngayon, yung subpoena ay hindi niya na-receive. Nagulat na lang siya na nakatanggap siya ng warrant. Inaaresto siya. At tig-serve yung warrant ay weekends. So in short, nakulong siya ng 2 araw lang naman. So yan, ang pagdating ng Monday, nakapag-bail siya at nakalabas. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Okay. So ano ba ang lesson learned natin na pwedeng makuha dito sa senaryong to? So technically speaking, yung subpoena ay pwedeng sabihin na niligaw o sinadya na hindi ipareceive. At para makulong, pinaserve yung warrant na weekends. Para talagang yung respondent ay makatikim na kulungan. So, ganun po ang antipati kong magpakulong sa maliit na kaso. Kung kahit maliit, maaaring ang respondent ay makulong ng ilang araw kapag tig-serve yung warrant na weekends. Kasi kahit billable yan, ay hindi yan mag-i-issue ng release kasi wala ka naman bail. Hindi pa posted yung bail. So, listen learned sa part ng respondent, dapat kapag may, sa palagay nyo na may namuong complaint, so mas maagap kang i-verify doon sa court kung talagang mayroong complaint para hindi na umabot sa ganitong senaryo na makakatikim pa ng kulungan, lalo-lalo na kung maliit lang naman na kaso. Ayan guys, yan po ang lesson learned na ma-i-share natin at mapupulot natin sa video ito. Hindi yun dahilan na kahit walang warrant ay hindi ka na makukulong o hindi ka na pwedeng, kahit walang subpoena ay hindi ka na makukulong. Possible talaga na may mga nagpa-file talaga na halos sinasadya or pwede naman hindi sinasadyang hindi ma-receive. Pero hindi yun dahilan na kapag hindi mo na-receive yung warrant ay subpoena ay hindi ka na makakasuhan. So hindi po yung exempted. So hanggang sa muli po, thank you for watching. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of